Sining hindi pa miyembro? Para alam kaagad natin sino yung mga mahihirap dito. Hindi pa miyembro. Yan. Okay. Gustong umaman pero hindi mamumuhunan. Pwede na pong tumayo. Kasi palalabasin ko na ngayon. Diba? Kasi medyo naiinitan ako eh. Sayang tong 200,000 ko na jacket. Naiinitan ako. Kaya yung mga hindi naman magbabayad, paalisin ko na. Para medyo lumamig yung aircon. Maraming bakanteng upuan dito, yung mga walang maupuan, no? Papatayuin natin yung mga gamit. Kasi maraming gamit na nakaupo, patayuin natin. No? Para tao yung pwedeng umupo. Ha? Yung mga nakatayo dyan sa paligid, no? Walang maupuan, marami pong bakante rito. No? Pwede kayong makiusap dun sa mga gamit. Pwedeng tumabi ka muna gamit kasi uupo ako, tao kasi ako. Ha? Okay, may mga bakante rito, lapit na lang. Okay, so according to my 11 million peso watch, yung mga sanay dito, oh, iba. Oh, iba. Pareho kami ni Vice Ganda nitong relo. Oo, kasi sa akin siya nagpabili. Oo, sabi niya, Dada, ang ganda ng relo mo, pabili rin. Okay. So, yung ibabayad nyo dito, kung ano man yung napili nyo, 9.5, 28.5, 66.5, hindi namin ikayayaman yan. Wala ka na matutulong sa akin. Ako nga, nakakalibre ka ng aircon dito ngayon. Nakalibre ka ng upo, di ba? I don't know kung pinakape kayo dito or pinabigyan kayo ng tinapay, di ba? O, may kape, di ba? Libre yung kape pa, di ba? Magkano na nagastos namin sa inyo? Wala naman kayo plano magbayad, di ba? Tapos magsasalita pa ako dito hanggang natuyo na yung laway ko. Pero kahit na gano'ng kaganda yan, hindi tayo maglalabas ng pera, di ba? Mamamatay ako bago ko sumali sa networking, di ba? Okay lang. Mamamatay ka mahirap. Fuck you. Okay, so every time, no, na every Tuesday, binibigyan ako ng maraming cheque para pirmahan. Tapos some of the checks, no, we read here, no, tawag namin dito cheque chika. And it goes to prove na maraming kumikita dito. No, the checks that babasahin ko, kung gusto nyo makita, taas nyo na yung kamay ko, papasa ko yung cheque, hindi yan nakapangalan sa inyo. Pero makita nyo kung ano yung laman ng cheque, magkano, kunyari, kung commission siya, ilan yung account na pinagkakitaan. Pagkakatulad nito, yung mga e-points, mga luxury points, makita nyo na, ay, yung pambayad ng kotse, sinasagot ni Ifern. Pambili ng cellphone, sinasagot ni Ifern. Pambili ng Louis Vuitton, pambili ng Rolex, nire-reimburse ni Ifern. Okay, pang down payment ng kotse, pang monthly nire-reimburse. No, pambili ng yero, pambili ng hollow block. Meron din dito yan, yung mga tanga, yun yung gusto nila bilhin. Okay lang, di ba? Kasi, grabe sa Ifern, isang truck na hollow block yung nabili ko. Di ba? Napalitan na yung bubong namin dahil sa Ifern. Di na tumutulo, okay? So, kasi meron kaming sistema na tinuturo rito. Kaya kung galing kayo sa baba, makikita nyo, meron nandun Jordan Club, Rolex Club, Car Club, Luxury Car Club. Ngayon, meron tayong Ifern Mini Ladies. Tapos kahapon, nag-launching tayo ng mga Ifern Mini Lady Boys Club. Okay? So, pati bading, payayamanin namin dito. Diba? Dati ko pa naman sinasabi, sa Ifern, lakong pakialam, lalaki, babae, tomboy, bakla, aso, pusa. Basta kayang sumunod, kaya ko payamanin. Pero siyempre, mamumuhunan muna. Kahit na sumunod ka, kung hindi ka miyembro, wala akong magagawa sa'yo. Diba? Every event, nandun naman ako. Every event, may invite ako. Member ka na ba? Hindi pa. Lahat na magagawa sa'yo. Kahit na 1,000 yung invite mo, tapos lahat sila nag-join, pero hindi under sa'yo. Kasi hindi ka member. Diba? Rami mong naikalat mo yung ganda ng Iper, na ganda ng produkto. Pero lahat sila sa iba bumili kasi hindi ka miyembro. Wala rin kwenta yon. Okay? If you want to become rich, kailangan mag-umpisa. Kung hindi ka nag-umpisa, hindi kita mapapayaman. Okay? At lalo right now, no? November na, no? Ano ngayon? 17. 13 days plus 24 days. Oh my God. Di ba? Ilan na lang yon? Ha? Ilan na? 30 plus days na lang. Christmas na. Ha? 37 days. Ni Singkong Duling, wala ka pang naiipon. Ha? Wala ka pang naihahanda. Pang
Noche Buena, pambili ng aginaldo sa mga anak mo. 10 years na po silang umaasa sa inyo, sinungaling ka for the past 10 years. Di ba? Alam ko naman na yung script nyo. Anak, di ba? Pagpasensyahan mo na. Malas yung nanay at tatay mo this year. Mahina yung benta. Mahina yung kita. Kaya katulad nung past 10 years, pangako lang ang Noche Buena natin. Pangako lang ang aginaldo natin. No? Huwag kang mag-alala pag namatay ng inayatay mo. No? Ang papamana ko sa'yo, pagtitiis. Okay? So, every year, you don't have a good Christmas because every year, hindi mo pinaghandaan. Alam nyo ba na Pilipinas ang may 13-month pay? Ha? Sa lahat ng mundo, sa lahat ng bansa sa mundo, Pilipinas ang may 13-month pay. Ginawa yan ng gobyerno para matulungan ng mga Pinoy during Christmas. E ang masama, January pa lang, inutang na ninyo yung pang-Christmas bonus ninyo. Tama? Babayaran kita pagdating ng bonus. January pa lang, inutang mo na, di ba? Marami akong kumpanya, marami kaming empleyado. Every year, pag ano, panahon na ng tuition, inuutang na nila yung kalahati ng bonus. Di ba? May mga ganun talaga empleyado. Pag hindi marunong humawak ng pera, palaging kulang. Di ba? Ang negosyo, ayaw pag-ipunan. Pero yung cellphone na bulok, pag-iipunan. Tama? Subukan nga natin. Mag-cellphone challenge nga tayo. Tignan natin kung buhay pa yung cellphone nyo pag gabi na to ng ganon. Sige, sino lalaban dito? iPhone 13, fully paid. Oh, tangina, umiilaw pa rin. Diba? Oh, umiilaw pa rin. Kasi yung casing, 30,000. Oh. Anim na cellphone na sa inyo yun, di ba? Nagulat ako, pumunta kaming mall, meron palang cellphone na 500. Lahat ng aso namin, binilan namin. Nakakabit dito, di ba? Pagka tumunog, alam na, ay, tinatawag ako ni sir. Sino nakapunta na sa bahay namin? Yan. May mga nagtataas ng kamay. Alam nyo ba yung gate namin may cellphone? No joke. Tatawagan namin, bubukas yung gate. Oo. Tatawagan namin, magsasara ulit. Diba? Yung sa inyo, ganun din naman. Ate, pakibukas yung gate. So anyway, yung mga nandito lang, ha, ito, ano to, we call this a luxury points reimbursement, yan, no? Car monthly amortization, sagot namin. Okay? Jasper Cato Mariano, 10,000, no? Car monthly amortization for October 2022. Okay? Mabilis lang kasi ang rami nito, bilisan ko lang. Ito, Asus Laptop Ryzen 7, Stephen John Miranya Banson, 10,000. Okay? So, ang ginagawa nyo, yung resibo, bibigay nyo sa amin, tapos babalik namin yung cheque sa inyo. Okay? To reimburse. Kasi, yung mga monthly amortization, laptop, cellphone, ginagamit yan sa negosyo. Kaya, nagbabalik kami. Alam nyo ba yung, ano, may tie-up ang iPhone saka Petron, pati gasolina ninyo, binabayaran namin. No? Meron din kaming iPhone bed and breakfast, pati hotel ninyo, nire-reimburse din namin. Meron din kaming iPhone travel, yung ticket ninyo, no, Cebu Pacific, Philippine Airline, Air Asia, no, meron kayong network sa Cebu, sa Davao, bigay niyo yung ticket sa amin, i-reimburse din namin. Okay, we are serious na payamanin kayo. Kaya yung mga gastusin na kaya namin i-reimburse, ni-reimburse namin. Tingnan mo dito, ibang level. Luxury points reimbursement. Parenthesis, shopping galore. Resibo, Xerox ng resibo. Okay, so 20,000. Ito, dating bank employee nag-resign during pandemic. Jedalyn Gestoso, 20,000 for shopping galore. Ngayon ko lang nakita to. Kasi ang alam ko dati nakalagay, LV, Lacoste, ganyan, no? Zara. Ito, doktor to, Joyce Ann Etchin, luxury points reimbursement, Rolex, 30,000. Okay, congratulations, Doc, taga Cebu to. Oh, ito, senior citizen, suki sa ICU.
two times, no, si Mang Buddy, two times na itong na-stroke. Nakalagay, luxury points reimbursement, car monthly amortization, June to July, 40,000. Okay? Recently na-involved sa aksidente yung kotse ni Mang Buddy, yung Nissan Terra niya, binangga ng pickup, pumutok yung airbag. No? Nagpa-cut scan naman si Mang Buddy, okay siya. Pero yung pagputok ng airbag, may sugat yung gums niya. Kasi pagputok ng airbag, bumangga yung mukha niya sa airbag. No? But he's okay. So ito, senior citizen, 40,000 reimbursement for his Nissan Terra. Nakalagay, oh, ito, ayan, yung sinasabi ko kanina, Ifern Miles Airfare. Okay, yung ticket niya sa aeroplano. Vincent Gallo Etchin, doctor din to, 19,500. Congratulations, doc. So, Rolex and airfare. Ito, ang tindi. Sinong downline dito si ano si Cecil Rances, Buddy Rances downlines? Yan, may mga downlines dito. Upline, nakita ko si Daisy kanina, no? Upline siya ni Cecil sa kani Buddy Rances. Lumipat po sila sa Valle Verde, no? Valle Verde subdivision, malapit lang dito. Tingnan niyo to. Luxury points reimbursement, customized carpet, 170,000. Okay? So mga downline upline niya pag ewan ko kung carpet nakakabit na ba to o ikakabit pa lang. Nandun na ba? Tangina, carpet, 170,000. Alam mo na, ha? Ito nakalagay, oh. Customized carpet, JTCI Carpet Gallery, 175,000. 175,000 yung carpet, no? 170,000 yung reimbursement check namin. No? 170,000 yung check, eh. Para sa carpet. Buong bahay nyo na yun, di ba? Sa Ifern carpet lang. Ito, doctor ulit. Joshua Mediante Camomot, 47,000 Rolex and airfare. So nag-a-attend sila ng CZL, di ba? From Cebu to Manila. Pati yung ticket nila sa aeroplano, nire-reimburse namin. Okay? Renz Alejano Akot, rank advance to team builder, 20,000. Kung narinig niyo yung rank advance na team builder kanina, ganito po yung cheque ng rank advance. Oh, nandito, halika! Ayan na, tangin na nyo, kala nyo, peke itong mga cheque. Ito, tunay ka ba na tao? Oh, yes, no? May magpipicture ba sa'yo? Nasaan na mga downline, upline ni Renz? Bagal mo gumalaw, nasaan ka? Ito ba? Bagal mo, hindi ka kikita dito. Malakas ba zoom niyan? So, Ren, wag ka naman malis. Kwento mo anong background mo kasi naiyak ako sa background mo, eh, di ba? Bago kang nag-Ifern, ano yung ginagawa mo? Ayun po, bali, during college po, nag-networking na po ako sa iba't ibang company po, pero hindi po nagsasucceed, no? Then, dito lang po sa Ifern nagkaroon talaga ng break. So, ang dami ko po pinanggalingan ng mga iba't ibang networking company, and Ifern po is my sixth company po, and dito lang po kami nag-prosper ng family. Buong family po namin member na po. So how long did it take you, no? Yung kasi 'di ba there was a time hindi ka makapag full time. Meron kang mga inasikaso na mga family members, 'di ba? 'Yun yung kwento mo sa akin. So how long did it take you nung na the moment na nag-decide ka na lumaya sa bahay para mag full time? Okay? How long did it take you to reach team builder? How many months or how many years? Ayun po. So 2019 po ako nag-member pero 2 years po ako nag-inactive kasi during the pandemic po nakulong po ako sa bahay. No, nag-serve lang po ako sa lola ko. Ako po yung tumayong parang houseboy, no, nagluluto, lahat everything ako yung gumagawa. Then I decided last March of 2019 this year, na sabi ko gusto ko nang ilaban si Ifern. Gusto ko na siyang gawin and after 4 months na-hit ko po yung team builder. Okay. So, ano ka na ba? LB Club, Jordan Club. Anong club ka na member ngayon? Soon to be a Millionaire's Club po, Jordan Club,
Elite Toy Club, and soon to be Louis Vuitton Club na rin po. So, plano mo mag-Louis Vuitton. Anong bibilin mo? Magsimula pa ako sa belt, then shoes. Magkano yung belt? 40,000. 40,000. May kotse ka na? Malapit na po. Baka by next month. Okay. Unahin mo yung kotse. Okay? Kasi pagka wala kang kotse, naka-belt ka na 40,000, ay peke yung belt niyan. Okay? So, sistema talagang tinuturo natin, no? So, yung dapat mo pambili ng LV, ibili mo muna ng kotse. Mas proud ako pag nakita kong nakakotse na si Renz. Pag nakakotse ka na, yung kotse mo, yun yung tutulong sa'yo makabili ng LV. No? Tapos yung LV mo, yun yung tutulong sa'yo makabili ng Rolex. Yung Rolex, yun yung tutulong sa'yo makabili ng Chedeng. Or Mini Cooper, or Mustang, kung ano yung gusto mo. So, step by step lang dito sa Eiffel. So, 4 months, team builder, 100 sa kaliwa, 100 sa kanan. Kung gusto, kaya. 2 taon houseboy, 4 months team builder. Tama? Okay, so unahin mo yung kotse. Ha? Balitaan mo ako pag may kotse ka na. Palakpakan natin si Renz. Another rank advance to team builder, Blesh de los Reyes Tolentino. Nandito ba? Congratulations. Another team builder, no? Ito, at tandaan nyo kung ilan yung team builder, kada isa, 100 sa kaliwa, 100 sa kanan. So, pag nagdududa kayo, sabi niya, totoo kaya na mararating ba yan? No? Ito, kada cheque na binasa ko, narating na po nila. Ang pinagkaiba lang ninyo, nag-umpisa sila at ginawa nila araw-araw. No, kayo, hindi nyo pa inuumpisahan. Or kung inumpisahan nyo, hindi nyo araw-araw ginagawa. Okay? Marcidita Villapaz Tedyong. Okay? 20,000 team builder. Congratulations. Lordeline Ambal Escultura. Team builder. 20,000. Congratulations. Michael Franz Francisco Ansures. Team builder, 20,000. Ito, doktor po. Doktor po ito. Jasmine Nadora de la Cruz, 20,000. Team builder. Nag-order na to ng Mini Cooper. She's going to be the first Mini Cooper lady in Mindanao. This week or next week lalabas. Hinahabol po nila kasi next week sa CZL, no, pati yung sa Doctora Bello event, nandun po siya. So abangan nyo, ito yung next na iPhone mini lady natin. Juna Largo Prevendido, team builder, 20,000. Congratulations. Merlin Uy Subang, 20,000, team builder. Congratulations. Mirna Castillo Tabarangao, 20,000, team builder. Rita Marie Lourdes Salazar Vergara. Ayan, hindi ka sumigaw kaagad, ano malay ko? Ikaw si Mirna. Halika, nagulat ka. Hindi mo expect. Baka hindi ikaw to. May downline or uplines ka dito? May magpipicture sa atin? Ayun, halika, tanggal mo yung mask mo sandali. Yan. Sige, lapit ka. iPhone sign tayo. Hey, so ano pong background natin? Houseboy ka rin ba dati? Katulad ni Renz? Housewife. Opo. Okay. So, how long have you been a housewife? Ilan taon na kayong kasal? Ilan ang anak nyo? 2 taon po kami. 2 po ang anak ko at 15 years na po kami kasal ang asawa ko. So, anong trabaho ni Mister? Housewife ka, di ba? Anong trabaho ni Mister? OFW po. Okay. Anong work niya ron? Project engineer po. So, malaki sweldo niya. 100,000. Tama lang po, nakakakain ng 3 beses sa isang araw. May merienda po. So, mga 15,000. Hindi. Sige, kwento mo. Magkano yung income ni Mister as a project engineer? Sa ngayon po ay umaabot po ng 100,000. 100,000. Ilan taon na siya sa abroad? 10 years. So, ilan taon na yung anak ninyong dalawa? 15 years po yung panganay. 10 years po yung bunso. Okay. So, lumaki yung bunso. 10 years din niya nakita yung tatay niya. Minsan-minsan lang. Yearly po siya ay nauwi. Ilan 2 months lang po. Okay. So, lumabas sa loob ng 10 taon, 'di ba? Nakita nung 10 years old ninyo, 20 months lang niya nakita si Daddy.
2 months per year. Tama? Okay, so itong cheque mo na 20,000, how long did it take you to become team builder? Dati po kasi ako tumigil din. Kasi ako po inawala ng upline. Parang ako inawala ng gana. Kasi walang nag-ano sa akin. Nahanap na ba yung upline mo after niya nawala? O tuloy na siyang ano, nawala? Tuloy na po siyang nawala. Nagpahinga po. Pinsan ko po kasi siya. Ngayon, parang naano siya na tawag doon? Nawala ng gana sa iPhone kasi naloko po siya nung na-invite niya. Bale, ayun. After... Yung nagloko sa kanya, hindi member ng iFern, na-invite niya. Ah, okay, okay. Member na din po siya, ayun. Bale, niloko siya, tapos nawala na siya ng gana. Hindi na po siya nagtuloy. Yung nagloko sa kanya, hindi naman tumanitan yung pangalan. Hindi po, hindi naman po. Hindi naman. Sa tingin mo, tama ba yung decision niya na may nanloko sa kanya, tumigil na siya? Sa tingin po, hindi. Kasi sa totoo lang, doon po sa mga taong nawala ng upline, wag na wag po kayong titigil. Kasi hindi ko mararating ang team builder ko ngayon kung hindi ako nawala ng upline. Bakit? Kasi po, nung nawala ako ng upline, nawala ako ng pag-asa. Buti na lang, wala po kasi dito yung isang upline na nagabay sa akin. Niyayaya ko siya. Kaya lang, hindi siya napasama. Sa Soaring Eagle po, under po kay Apjing Garcia. Ayan. Di siya po yung nag-ano sa akin, nag-motivate, laging nagsasama sa akin. Hanggang sa, sige na nga, ituloy ko na ulit ang iFern. Yun, nung umpisa po noon, habang ako ginagabayan niya, unti-unti po ulit akong nagkaroon ng pag-asa. Sabi ko, bakit hindi ko ba ituloy itong iFern? Nandito yung kita, nandito yung positibo sa aking pagyaman. Ayun. Hanggang sa, ayun po, nakimit ko na nga po yung team builder at ang hinihit ko po ngayon ay ang FM at ang maging top D! Woo! Grabe! Tama. Okay, so goal mo ba na mapauwi yung mister mo or mas masaya ka na sa ibang bansa siya? Sa totoo lang po, gusto ko siyang mapauwi. At kasi ang hirap sa isang pamilya ang hiwa-hiwalay. Ano ba yan? Yung pong mga anak ko, nasasabi niya, bakit ba laging wala si Papa? Pero, yun nga po, hanggang sa narito, eto po, katabi ko na kayo, siguro, gusto ko makuha yung energy niyo. Yung galing ni Sir Tom, mapasalin sa akin. Ayan, para maging milyonaryo din ako! Oh, grabe! Para, gusto ko po, sana next year, ginugol ko po na mapauwi na yung asawa ko. Ayun po. Okay, so si Mr. bilang project manager, marami po tayong kilala OFWC man, malaki yung sahod. Hindi po basta-basta silang mapapauwi. Palagi nila sasabihin, sige, pag natapatan mo na yung sweldo ko. Yes. Tapos pag natapatan mo na, baka hindi magtagal yan. Okay? Kasi meron silang ibang babae. I mean, meron silang katungkulan doon. Alam mo, lalaki rin ako, retired international playboy. Kasi na-meet ko na si Madam, kaya tumino na ako. Oo, nahanap ko na yung forever ko. Okay, so, yan, nandyan si apply ninyo, si legendary, no? Gwapong-gwapo, mayaman. Okay, so nandyan yan para supportahan po kayo at yung grupo ninyo. Kailangan lang po magtuloy-tuloy tayo. Pagka umuwi yung mister mo, dalhin mo sa amin, kakausapin namin. Okay? So we will help you kasi at the end of the day, but para matupad yung pangarap mo, mag-uumpisa siya sa'yo. Inumpisaan mo na ngayon, huwag ka nang tumigil. Mahaba pa yung November, meron pa tayong December. Kung gusto mo maganda yung January mo, huwag kang titigil sa December. Kasi most people sa December tumitigil. Christmas spirit. Walang pera, spirito lang. Diba? Okay? Naintindihan niyo kani mimini ng Christmas spirit, 'di ba? Wala kayong pera, spirito lang ng Christmas meron kayo. Okay, so don't stop, no? Continue. Now that you've hit this team builder, tapos ang gagastusin mo lang yung pera na padala ni Mr. mo. Huwag mo gagastusin yung kinita mo sa iFern. Gagastusin mo lang yung pera sa iFern
para yan, para mag-Jordan, para mag-LV, no, para makasunod sa mga clubs natin, para umangat yung negosyo mo. Yung gastusin, obligado yung mister mo na gastusin yung padala niya. So gastusin mo lang yun doon. Yung kinikita mo sa iFern, para sa iFern business mo. Para mabilis umangat yung negosyo mo. Kasi kung wala silang nakikitang bago sa'yo, hindi rin sila ganun kabilis sumali sa'yo. Okay? So you need to show a different you because of iFern. Okay, palakpakan natin si Madam. Thank you po. Wala siya kanina dito, nakita ko siya eh. Si Salvador Rances, yung asawa ni Cecil Rances. Kasi syempre, kailangan nila magbayad ng carpet, baka rematahin eh. Yan. Grabe yung carpet nyo, 170,000 ha. Grabe ha. Ah, lika, may magpipicture ba kay buddy? Ayan, ayan na, ayan na. May downline ka dito eh. Yan. Buddy, kwento mo naman. Tangina, 170,000 carpet sa kanila, buong bahay na yun. Ano ba yung carpet na yan? Good morning po, no? Good morning po sa lahat. Yun. So, ang carpet po na to is talagang pasadya po ito. So, hindi po siya basta-basta, no? So, doon po yan sa Valle Verde Por. May swimming pool din po. Tapos, hindi lang yung masabing may pool lang. Talagang pang Olympics pool po. Dahil po yan sa iFern, no? So, yung carpet, hindi lang po ito dun sa salas, meron din po sa dining, meron din po sa movie room. Yeah. Wow, movie room! Ayun, so, kaya nga po, talagang akala ko yung carpet noon, yung nasa mulang, pero ito, ibang-iba po talaga. So, kung gusto niyo po makita, welcome po kayo sa Valle Verde Por po. Ano, yung sa movie room ninyo, showing na ba yung ano, Wakanda Forever? Ayahin ko si Madam. Okay, palakpakan natin si Buddy. Okay, thank you. By the way, si Buddy, ako na ayan, dali mo na yan. By the way, si Buddy, dati siyang offshore man. 1 million a month yung sahod niya. Tapos 3 months lang. 3 months, barko. 2 months uwi. 3 months ulit. 2 months uwi. 3 months ulit. 1 million a month. 4 yung gasolinahan nila. 4 na flying V. Sinara nila yung 4 na flying V para mag-full-time sa iFern. Okay? Anyway, ewan ko kung napansin niyo yung kamay niya kumikinang. Yung suit niyang relo, 3 million yun. Okay? Solid gold po na Rolex Yacht Master. Okay? Rita Marie Lourdes Salazar Vergara. 20,000 team builder. Ano yung mas mataas sa team builder? Field manager. Luis Ray Gamit Bersamin. Field manager, 50,000. Congratulations. Joy Ventura Gonzalez, 50,000. Field manager, congratulations. Cielo Castillo Palop, field manager, 50,000. To sample ng check-in ng ano, field manager, 50,000. Okay? Puro 50,000 yung binabasa ko ngayon. Geraldine Zoleta Abad, field manager, 50,000. Darwin Peral Fantiliaga, 50,000, field manager. Arvin Masangkay Lacerna, asawa po ni Des Lacerna. So, pang ano to, second or third account niya na to kasi SFBP na si Arvin. Arvin Lacerna, 50,000, field manager. Example po, yung kinuha ninyo Premium Plus, 7 yung account. Yung 7 account, pwede mag-field manager lahat yon. Okay? So, every time, every account, nag-rank advance, meron kayong 50,000 sa amin. Okay? So, hindi sayang yung multiple accounts ninyo. Rufina Rowena Vistal Caday, field vice president, 90,000. Okay?
Kanina ka pa nagsa-side comment dyan. Sige, pakita natin, Cheque. Kasi parang wala siyang tiwala sa'yo eh. Okay, so hindi lang isa yung nag-FBP. Meron pa tayo dito. Edwin Garcia Ronco, Field Vice President, 90,000. Oh. May tunay na tao na naman. Yung mga nagdududa, fuck you. Okay, so gano'ng kakatagal bago ka nag-FBP? Ano background mo? Dati ka bang networker, scammer? Itsura mo kasi feeling ko scammer to dati na. Scammer sa ibang kumpanya. Pero sa iPern, kumita ng legit. Okay, so anong negosyo mo dati? Sir, ako po yung napagkamala niyo talaga yung scammer nung unang nag-meet po tayo. Actually, sir, naganap lang talaga po ako ng magandang kumpanya. Kaya nag-try po ako ng marami. Hindi na mabilang sa daliri, Sir Tom, kaya mga 20 na po. So ano ka, eksperto ka sa pagpili ng maling kumpanya. So parang natisod ka lang dito sa iPern, bigla nadapa ka, pagbangon mo, nasa tamang kumpanya ka na. Anong pinagkaiba dun sa mga kumpanya na pinanggalingan mo sa iPern? Actually, Sir, magpapasalamat po kay F. Charlie tsaka kay F. Joseph kasi siya po yung talagang nagdala sa akin dito. Ang pagkakaiba talaga po, no, dun sa mga bago, yung sistema po ni Sir Tom talaga. Kaya salamat, Sir Tom, talaga dun sa sistema. Dito po, natandaan ko po yun nung unang nag-meet po kami ni Sir Tom na sabi po niya, magagaling kasi kayo na maghanap lang, gusto niyo lagi yung kayo yung 001. Kaya kayo ganyan, sabi ni Sir Tom. Tapos sabi niyo po sa amin, no, Sir, ayusin niyo buhay niyo kasi matatanda na kayo. Ngayon, kung kayo susunod sa akin, kaya ko kayong payamanin. So parang doon po, Sir Tom, na talagang nag-isip po ako noon, kaya nabuhay uli yung pag-asa ko noon. Sabi ko, baka sakaling talagang makabuild uli. Kaya nag-try po kami ulit ni Up Charlie noon, nabuhay yung pag-asa namin. Kaya salamat, Sir Tom. Kaya ganun po nangyari. So yung upline mo si Charlie, no, na kamukha mo mukhang scammer din. Charlie, tayo ka para mapatunayan nila na tama yung totoo yung sinasabi ko, di ba? Mukhang scammer. Pero kanina nagkwekwentuhan kami sa likod, sandali lang. Plano nang bumili ng Mercedes-Benz ni Charlie. At kaya siya umabot sa level na makakabili ng Mercedes-Benz kasi naka-Rolex siya. Step by step yan. Kotse, LB, Rolex, luxury car. Kailan ka magro-Rolex, sir? Actually, sinabi ko na po kay F. Joseph. Okay na. Totoo ba tayo? Hindi sinungaling? Nox! Hindi na. Susunod na talaga sa sistema. Kasi ano yung pangarap mo? Chedeng, Mustang, Mini Cooper? Ano ba yung nakikita mong future luxury car mo? Chedeng po, sir. Chedeng! Okay, so dadami yung Mercedes-Benz Boys Club natin. Okay, sige. Aabangan ka namin, ha? Sa Rolex Club para yan yung tutulong sa yung makapasok sa Mercedes-Benz Boys Club. Okay, palakpakan natin. Nasaan yung cheque niya? Yan ba? Tama? Edwin Garcia ka, di ba? Edwin? Ito. Yan. Okay. Ipakita muna natin yung yung Mercedes video, yung pinakita kahapon. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Mercedes-Benz Boys Club ni Ifern. Yeah, nakita niyo yung logo ng iFern saka Mercedes-Benz Club, no? This is a logo approved by Mercedes-Benz Germany headquarters. Okay? Hindi kami basta-basta nagpo-post ng logo. Yung iFern Mini Ladies at iFern Mini Lady Boys na logo approved rin 'yan ng Mini UK, ha? Although is owned by Germany. Mini is owned by BMW now, okay? So, hindi kami basta-basta nagsasabi ng tie-up, totoong tie-up. So, that event, nakita nyo, nasa kasa po kami ng Mercedes-Benz. Pinag-breakfast po ng Mercedes-Benz, lahat ng Mercedes-Benz owners ni Ifern, no? So, the fun drive is sponsored by them. Itong video, sila yung gumawa niyan. Hindi kami yung gumawa ng video niyan. Invited lang. Dumating lang kami, kumain lang kami. Nagpa-picture lang, okay? So, to continue.
Another field vice president, another 90,000 peso check, Melanie Melendres Butil. Nandito, congratulations, Melanie. Field vice president again, Mary Grace Nones Andaya. Si sister! Mahilig kami sa stroke survivor. Stroke survivor si sister. So, ano yung date? Kailan ka na-stroke? March 9, 2022. Okay. March 9, 2020. So, ilan buwan pala yung nakakaraan? Oh, ba't naiiyak ka? Okay, so how many percent recovered are you? The way you're talking, ilan percent na yung recovery mo? Anong sabi ni doktor? 95%. Okay. So, even though you suffered a stroke in March, still you reach, you know, field vice president, no? Palakpakan natin siya. So, was it easy? Was it hard? Mahirap ba na makarecover from a stroke at ituloy yung iFern business? Sa stroke po, mahirap makarecover kasi hindi ko alam kung paano. Basta inuman ko ng inuman ng Power Chio. Pero yung sa iFern, easy. Easy. Kasi, ganun lang, gagawin lang namin ng yung asawa ko, nakikipag-communicate sa mga downline. Yun lang po. Okay. So, kwento mo ano yung dati mong trabaho bago ka nag-full-time sa iFern? Area manager po ako ng BPI Philom. Okay. Magkano yung sahod mo as a area manager of BPI? Salary po, 50,000. Tapos may incentive up to 100,000. Okay. And how long were you working with BPI before you become full-time sa iFern? 6 years. Mm-hmm. So, 6 years, ang highest mo na narating na sahod is 50,000 and abot ng 100,000 with incentive. Ano yung highest one-month income mo sa iFern? 136,000. Okay, so nalagpasan mo yung BPI salary mo. Pero hindi umabot ng 6 years. Hindi, di ba? Okay, so mas mabilis, no, yung pagtaas, no, or pag-akyat sa iFern. You have any message for them? Was she as a sharer today? No. No? Anong gusto mo sabihin sa audience natin na feeling nila hirap, nahihirapan sila? No? Siyempre, pagdalasal ko na ma-stroke muna sila para magkaroon sila ng lakas ng loob katulad mo. Kasi di sila na-stroke pero hirap sila eh. Samantala yung na-stroke ay kinakaya. Tama? Anong message mo sa kanila? Sa una, naiintindihan ko kayo kung hindi. Hindi din ako. 3 years akong walang hindi ginalaw ang iFern. Kasi ayaw ko si Pinky kumita. Pero Pinky, kapatid niya yon. Okay. Kapatid ko si Pinky. Pero nung nakita ko 1 million na ang kinikita ni Pinky, tunay pala kayo. Tunay pala si iFern. Sabi ko sa kanya, tapos may luxury car. So sabi ko, shit, ang galing naman na itong kapatid ko. 1 million na tunay pala. 2 years na akong hindi nakikinig sa kanya. Lumapit po ako sa kanya, sabi ko, Pinky, pwede ba ako dyan sa iFern? Sabi niya, pwede daw po ako. Tapos, huwag kayong manghihina or panghinaan ng loob dun sa mga hindi pa member. Kung sinabi sa inyo ni-apply nyo na mag-7 accounts kayo, go. Kasi ako hindi nag-7 accounts. Nagsisisi ako. Sabi niya, kasi 1 account lang ako nung una. Tapos, ang dami kong upline, ang dami kong downline na noon. Tapos yun, 500 lang ang pinanghihinayangan ko. 3-5 lang mapupunta kay Pinky. Pinanghinayangan ko pa. Yung pala, pwede naman pala. 3-5 lang? Ibigay nyo na yung 3-5 key upline. Oo. Tapos, kasi yung iba nanghihinayang. Kagaya ko nung una, nanghihinayang ako. Kaya ang una kong minember, yung asawa ko, tsaka mga anak ko, kahuli-hulihan pa ako, Sir Tom. Sabi ko kay, nung na-realize ko, bakit sila P.D. Joseph? May 2 hits, may 3 hits. Bakit ako one hit lang? Kasi one account, one hit. Yun. Tapos yung GSR. Kaya ko nga kalag Kuya Joseph, sabi ko kasi, bakit hindi ako nag-GSR? Pinky, di ba sabi mo sa call, kada
kada bibili yun, downline mo, may ano ka, bakit ako wala? Nag 2-5 naman ako, bakit ako wala? Sabi niya, hindi ka naman nagda-direct ng upline, ng ano, downline mo. Kasi yun po, sa simula, direct mo. So sabi ko, sandamokal na kay Ate Jules. Yun. Huwag kayong manghihinayang kasi hindi po mahirap. Mahirap sa una. Kapag naman na-attend ka na-attend ng training at saka ng mentoring, madali lang. Madali lang para sa atin. Kasi hindi kong, wala nga akong, ito ang una kong networking. Wala akong alam. Kasi sabi ko kay Kuya Joseph nung una nakikipagtalo ko sa kanya, feeling ko kasi magaling ako. Feeling ko lang. Sabi ko kay Kuya Joseph, hindi, kayo lang ang swerte dito sa iFern. Kayo lang ni Pinky. Sabi niya, sabi hindi, ano, subukan mo lang. Hindi, nakipagtalo po ako sa kanya. Tapos, ano, sabi ko nga, sabi po kasi sa isang mentoring, kapag may naniniwala sa'yo, kahit isa lang, ilaban mo si iFern. Kasi sinasabi po natin na hindi mo po gagawin mag-isa si iFern. Ngayon, kung may strong ka, sige lang. Kasi may strong ka nga eh. May naniniwala sa'yo. Yun. Yung iba po kasi, sir, tumitigil kapag strong lang, wala sila sa pay-in. Edi sayang naman yung strong mo. Paano mo papapakinabayangan yun kung hindi mo gagalawin yung pay-in mo? Yun lang. Palakpakan natin. Grabe, no? Dati hindi sa American accent, no? Nag-iba accent niya. Bang level pala pag nasok, naging kolehiyala. Sige, thank you. Congratulations. Na yan, ha? Sige. Pag yung mga nahihirapan, hintayin natin. Pag nasok na kayo, bibilis na yan. Magpe-pray ko, lahat ng mga ayaw gumalaw, sana masok po sila mamayang gabi. Okay. Okay. Senior Field Vice President. Okay, ang Senior Field Vice President, 1,500 cycles. Tama ba? 1,500 cycles. Ibig sabihin, 1,500 sa kaliwa, 1,500 sa kanan. Okay, so congratulations, Jimmy Escarcha Habon, 165,000. Nandito ba si Jimmy? Kaka Rolex Club lang nito. Okay, so congratulations, Jimmy. So ito yung itsura ng SFBP check. Yeah. Sige, go ahead, take it. 165,000, no, for a senior field vice president. So ang advantage dito sa iFern, every time po na napropromote kayo, hey, makinig kayo, wala na nga kayong pera, ayaw nyo pa makinig. Diba? Umpisa pa lang, talo na kayo eh. Paano ko kayo mapapayaman kung nagsasalita ako sa rap, di ko yung makikinig? Eh di, mas lalo na, hey, upline lang yan, wag mo pakinggan yan. Diba? Si Sir Tom nga, hindi ko pinapakinggan eh. Kau pa. Diba? So wag kang magtaka kung 30 years ka nang mahirap kasi 30 years ka nang hindi nakikinig. Okay? So, Senior Field Vice President, 1,500 accounts sa kaliwa, 1,500 accounts sa kanan. So for many people, imposibleng marating. Sobrang layo, sobrang taas, sobrang laki. You know, remember, we have 48 presidential directors. Kada presidential director, 5,000 cycle. 5,000 sa kaliwa, 5,000 sa kanan. Meron tayong 48. Okay? Yun ba, ni-reimburse niya, sports car? Grabe, hindi ko alam yan ah. Alam, baka gugulatin ako ni Jimmy. Anong ilang piraso yung mga commission checks to? Yung kanina rank advance, no? Pagka na-hit mo yung rank, meron kang tax-free na makukuha sa amin. 20,000, 50,000, 90,000, 165,000, 525,000, 1.5 million, 3 million. Yung pinakamataas ngayon na na-hit, Ruby Presidential Director, dalawa na 7 million. May mas mataas pa, Diamond Presidential Director, 15 million yon, isang cheque. Isang baksakan tax-free. So hinihintay ko kung sino mauuna, pwedeng si Des, pwedeng si Zach. Pero based on the income of Zach last year and this year, mukhang mauuna si Zach. Pero so far lahat ng PD,
PD, SPD, EPD, RPD, puro si Des yung nauna. So hindi ko alam kung dito sa Diamond Presidential Director, mauuna si Zach or si Des. Kasi so far, puro si Des yung nauna. Sa akin, exciting. Whoever among them does it first, I will be proud for both of them. Okay? So ito, tignan natin kung nandito. Earning from 7 accounts. No? Kung yung mga nag-iisip 1 account or 3 account or 7 account, ito sample po, lahat ng 7 account kumita po. Okay? Edwin Cajote Talingas Jr. Nandito ba siya? So anyway, wala siya dito. No? Apat na 7,200, dalawang 15,150 at isang 62,000, total 121,000. Pass nyo na lang dyan. Okay? Ano ba yan? Yan ba yung nag-family package pag ganyan? Family package ba yan? Ito, presidential director po to, yung mister niya, no? Ayaw na ayaw sa iFern. Katunayan, kinulong siya sa labas ng bahay. Kasi parati daw late umuwi dahil sa latag, nilock yung door. Parang alam ko nakapasok rin siya pero sa bintana siya dumaan. Medyo magaling si Shirley, sa second floor yata siya na bintana pumasok. Okay? So first account, 1,004. Second account, 9,006. Third account, 33,006. Fourth account, 78,400. Total, 123,000. Saldi de la Cueva Santos, Shirley Dimapilis Santos. Oh, meron tunay dito na tao ha, para sa mga nadududa dyan. Sharer ka ba kanina or speaker ka today? So tell them ano yung background mo bago ka nag-join ng iFern at how long ka na sa iFern at ilan milyon na yung or ilan daan libo na yung kinita mo. Ayun, so fantastic morning po sa lahat. So raketerang nanay lahat na po ni Rocket, tininda. Pwede ko nga kayong itinda. Tumabi kayo sa akin, titinda ko po kayo. Ayan. Nangangalakal po ng gulay, naging empleyado rin po, then nagtinda rin po ng bahay at lupa ng mga patay ng mga buhay, pati services. Lahat na, nagkarinderya, nagkalendaryo, nagkandila, nagbulaklak, lahat na po. Ayan, kaya lang, hindi po pinalad. Ayan, kasi ang hirap pala pag traditional business, malimit nagfe-fail. And then yung puhunan is galing sa utang or 5-6. So ang asawa ko naman po, si Absaldi, is empleyado for almost 25 years. So negative po kami sa gantong negosyo. Kasi kung open-minded po kami, sa dami po nang nag-discuss sa amin dati, kung ano-anong networking company, sana po pumasok kami. Kaya lang yung mindset na, scam yan, naon na lang yung kumikita dyan, di ba? So, ang upline ko po, si upline Pinky, na ngayon po si upline Chano na. Ayan, so 5 months po niya akong niligawan, di po ako naniniwala. Hanggang sabi niya sa akin, Ate She, alam ko hindi ka naman magme-member. Attend ka na lang ng training, makinig ka lang. Ayun, so nakinig lang po ako. Siyempre, pinsan ko, wala namang ginawa masama sa akin. Attend po ako, di po ako nakikinig. Kasi wala naman akong balak mag-member eh. Kaya lang, na-hook po ako doon sa nagkukwento na may naging milyonaryo. Totoo ba? May nagiging milyonaryo. Ayun, kasi gusto ko rin po maging milyonaryo eh. So yun po ang pinaniwalaan ko. So that time, wala naman po akong pera, pampuhunan. Ang meron na lang ako, kapal ng mukha, lakas ng loob. Sabi ko, iutang ko uli ito. Iutang ko uli, bahala na si Batman. Basta iutang ko siya. Basta, pag-uwi ko, ang problema ko, paano ko sasabihin sa asawa ko? Kasi ang hirap po na ganun yung buhay nyo, tapos hirap na kayo, wala na kayong pagkain, tapos sasali ka pa sa ganyan negosyo, tapos ikukwento mo sa asawa mo. Hindi mo maniniwala. So ginawa ko po yung business na hindi niya alam. Ngayon po, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na yung negosyo kailangan mong lumabas at mag-invite po. Inaabot po ako ng gabi, which is hindi pa ako nakakaluto. Eh siya galing trabaho, tapos walang kakainin, pagod. Kaya po nagagalit sa akin. Hanggang sa sabi ko, paano ko kaya matransfer yung negative kong asawa into positive? Di niya po alam nang minember ko po siya.
Yun. So sabi ko, wala muna akong pakalam sa account ko. Pakikitain ko muna yung asawa ko. Nung kumikita na po, ayun, nahuli ako. Nagtanong po. Siyempre, may text eh. Sino po nakaka-receive ng text ni Ifern? Ayan. So tinawag niya po ako. Sabi niya, ano tong Ifern na to? Ayun, sabi ko, huwag ka magagalit sa akin. I-remember kita. So kaya nagalit, saan daw galing yung pihunan? Pihadong umutang na naman ako. Diba? Yun po, hanggang sa... kumikita po ng 3,000, ng 5,000, ng 10,000. Unti-unti na po siyang sumuporta kasi ang kinikita lang po na bilang empleyado po, sinusweldo lang po niya ay 5,000, 3,000. So malaki pong tulong sa amin. Kaya nakita ko po yung pagtulong niya at pagsuporta. Ako po napapagod, paglalatag, inaabot ng gutom kasi hindi naman lahat ng nilalatag, ano, paiinumin ka, pamemeryendahin ka eh. Kaya lang pag-uwi ko, hindi ko kinukwento sa asawa ko, Sir Tom, na nakakagutom, nakakapagod, walang nag-pay in. Kasi sasabihin niya, huwag kang magreklamo, hindi naman kita pinasali, tapos re-reklamuhan mo ako, tumigil ka. Alam ko na yung sasabihin niya. Kaya pag-uwi po ako, kahit napapagod, nagugutom, sabi ko, grabe yun, nilitaga namin, nag-pay in, tapos pinakain pa kami ng pagkasarap-sarap. Hindi po ako nagre-reklamo. Diba? So, lagi pong positive yung sinasabi ko sa kanya hanggang sa nakita niya at pinagtulungan po namin. So, 4 years na po, magpa-5 years na po ako dito kay Ifern, kami po ni Ifern, magkatulong po kaming ginagawa negosyong to. Ito pong ito para sa kakmo. Kasi bakit? Ang tagal po namin hindi na-experience yung sarap ng Pasko. Kasi siyempre, kami po, yung yan, kami nila Upline Joseph. Pag Pasko, pipila lang po kami, magmamano sa, meron kaming pinaka Santa Claus. Yung nagpapapasko sa amin pag Pasko. So, ang hirap po, parang hihingi ka lang tapos babaybayin mo kung sino yung magpapapasko sa'yo. And then yung kina-up Joseph, pumunta kami kasi doon may mga mansanas eh. Binibigyan kami. Doon masarap ang Pasko. So sabi ko, nung nasa Ifern na kami, never na po naming na-experience yung hindi magkaroon ng magandang Pasko. Dito lang po talaga kay Ifern. Kaya ito pong pagsisikap namin para sa kakmo po ito. Kaya po weekly, ito po yung check namin. So itong income mo na 109,000 after taxes, ano to? 1 week, 1 month, 2 months, anong gano'ng katagal na income to? 1 week po, sir. 1 week, ha? 1 week, 100,000. So sabi mo, 4 years na kayo sa Ifern. So nakikita ko, kumikinang yung Rolex mo, no? Kumikinang yung mga diamond, no? Aside from, si Mister, naka-Rolex na rin, di ba? Tapos ano yung kotse ninyo? Yung una po, Suzuki Ertiga. Ngayon po, yung BMW X1. Okay. Magkano yung BMW X1? 3.2 million po. Okay. Tapos di ba may napatayo kayong bahay? Magkano yung bilin nyo sa lupa? Magkano yung gastos nyo sa patayo ng bahay? Nasa 8 million po siya. Okay. So ngayon, presidential director ka, di ba? So ilan taon in total yung Ifern career mo? Yung umpisa nung tinatago mo sa mister mo up to now, gano'n na kayo katagal sa Ifern? Ano po, bali, 3 years po. Kasi po, tandang-tanda ako nung one-on-one mentoring kay Sir Tom. Kaklase ko po kasi sina Ab Joseph. Lamang lang sila ng ilang months. Nung mag-mentor po with Sir Tom, edi proud po ako. Sabi ko, team builder na, magwa-1 year po. Sabi niya sa akin, masaya ka na ba sa buhay mong yan? Hindi ka ba nagmamadaling umaman? Okay na ba yan sa'yo? Doon po ako napaisip, oo nga, no, full time ako, bakit ganito yung galawan ko? After po noon, after 1 month, nag-FM po ako. After 4 months, nag-FBP. After 8 months po, SFBP. And then, after 4 years po, PD. Presidential Director po. So, syempre, nung nag-umpisa ka, hindi mo naisip na kaya mong makakuha ng 5,000 account sa kaliwa, 5,000 account sa kanan. Di ba? Di mo naisip yon. Pero dahil sa paggawa mo ng negosyo araw-araw, magugulat ka na lagpasan mo na pala. Okay, so I look forward dun sa SAPAR Presidential Director mo. Okay, palakpakan po natin. Thank you. Merong inabot sa akin na cheque dito, hindi ko maintindihan, baka siya na lang mag-explain kasi nakalagay dito
direct sponsor incentive promo, 1 million cash prize. Pero yung cheque, 25,000, kaya hindi ko naiintindihan. So, ang winner si Daisy Masongsong Reyes. So, pa-explain na lang natin kay Daisy. Hindi ko naiintindihan. Kasi, rami namin promo, hindi ko na ma-memorize, hindi ko na matandaan lahat, no? Grabe. Pumunta ka lang dito sa mesa nin, may 25,000 ka bigla. Oo. Yan, sige. Picture muna tayo, then explain mo kung ano yan. So ano tong 25,000? Ano bang ginawa mo kaya nagkaroon kang 25,000 na bonus? Ayan, sa sobrang generous po ni Sir Tom, last September po, kailangan po nating mag-direct. So kahit po ako sa presidential director na, nagdi-direct pa rin po ako. So I got my 5 directs and I think for that 5, I have my 25 points. So, ako po yung napili at isa sa nanalo dun sa mga na-awardan po na binigyan ni Sir Tom. So, thank you so much po ulit, Sir Tom. Grabe po, talagang wala na pong pagsiglan talaga kung saan namin lalagay yung aming kinikita sa iPhone. Bakit kasi po, kala ko din kanina, babasahin din po yung aking e-points. Pambayad ko naman po yung sa Rolex. So, libre po talaga lahat sa iPhone. Thank you so much po, Sir Tom. Thank you, iPhone. Baka sa next week pa yon yung e-points mo. Ha? Tignan natin. Wala namang nawawalan cheque sa iFern. Nawawalan ng paglagyan ng pera, meron. Pero yung cheque or income na kinita, hindi nawawala yan. Nandito ba? Earning from 5 accounts, nandito ba? John Benedict Cruz Pantalyon, Eleanor Escriba Pantalyon. Okay, so earning from 5 accounts, 1,628, 11,000, 25,000, and 96,000. Total 137,000. Mag-asawa po to, call center agent. Congratulations. Maria Teresa Versosa Orlino. Nandito po. Earning from 6 accounts. 1, 2, 8, 8, 15,200, 20,000, 44,000, and 108,000. Total 197,000. Yung tax niya, yung pinapangarap niyong sahod, 19,730. Tax lang po dito yan. So, total 176,000. Congratulations, Maria Orlino. You wanna have a look? 6 accounts yan. Pasa nyo na lang dito sa kabila after. So, ito. Nakita ko nandito siya. Nagvi-video siya kanina. Ang pinakabata at pinakamayaman na bata dito sa iFern. Yung ilan pong pumunta dito? Yung tita niya, no, yung na-stroke, tita niya po. No, yung huling nagsalita, no, yung presidential director. Tita niya rin yun, tita. Tita rin. Tapos yung kanina yung kumuha ng cheque, yung scammer, downline niya naman yun. Tama, ano? Tama? Downline. Okay. So, 2 accounts dun sa mga, you know, gipit. Or nagdududa pa. Diba? Sabi nga ni Grace kanina, hindi niya pinagsisihan yung na-stroke siya. Pinagsisihan niya, hindi siya nag-7 accounts. Diba? So ito, kung ayaw ninyo, ayaw nyo nung mag-3 accounts, ayaw nyo mag-7, ito, 2 accounts. First account, 115,000. Second account, 120,000. Total, 235,000. Yung tax, 23,500. Ha? Tax, 23,500. 1 week, every week, pumunta kayo dito. Every week siya nag-checheke. So net amount, 211,100. Ang nagmana nung account ni Pinky Nones Tapia. Okay? Christian Stellar Nones Tapia. Grabe, tignan nyo yung relo ni Chano, ha? 1.8 million, ha? Rolex Hulk. Yan, naka-Rolex yung si Sir. Magbanggaan kayo na yung relo. Okay. Sabi sa akin ni Chano, kasi pangatlong Rolex na niya to, ha? Meron siyang dalawang Rolex, pangatlo to. Sabi niya, Sir, gusto ko ng isa pang Rolex. Sabi ko, ano gusto mo? Sabi niya, Sir, yung sports. No, nagtanong ko sa supplier, sabi ko, ano mga sports Rolex? Pinadala na akong picture. Pinoward ko sa kanya.
So natipuhan niya tong kulay green, parang iFern daw. So sabi ko, yan ba type mo talaga? Sabi niya, oo. 1.8 million yan, kaya mo ba? Sabi niya, ganun ba, sir? Tapos medyo matagal, hindi nag-reply ka agad. Nagko-compute pala. Nag-text back. Sabi niya, sir, pwede bang 800,000 down payment? Tapos yung balance na 1 million, 250,000 times 4 months. Oh, di ba? Yung bahay niyo nga, hindi niyo kaya maumpisaan kung paano huhulugan. Di ba? Eh, yung relo niya, presyong bahay na pinapangarap niyo, 5 gives lang. Down payment, 800,000. Yung balance na 1 million, 250, 250, 250, 250. Okay? So last year, yung minana niyang account sa nanay niya, last year, ang kinita, 18 million. Okay? This year, malalaman natin by end of December kung magkano yung kinita niya. Okay? Do you have an idea magkano ng kinita ng account mo this year, yung 2022 lang? This year po parang mga 15 na po. 15 pesos. This season po, 15 million pesos po. 15 million na, ha? 15 million na ang kinita niya this year. Last year, 18 million. This year, up to October yon, kasi November ngayon, di ba? So wala pa yung November and December income, up to October, 15 million. Okay, so anyway, Chano, being ikaw yung pinakabata na nandito ngayon, na iFern member, kasi may mga dumidede doon, may mga... Okay, so anong gusto mong sabihin sa kanila? No? Being you're 18 years old, last year you earned 18 million, of course you miss your mommy. Yung nag-party kami sa bahay nung Halloween, October 31. No? Nag-party kami. It's not just a Halloween party. No, we celebrated the death anniversary of his mother. Oh, 2 years nang wala si Pinky. No? But he still continued to bless, no, Chano. So Chano, what do you want to share to them? Ayan, a fantastic morning po. And thank you po, Sir Tom, no, for another chance na makapagsalita ako. Ayan, siguro yung gusto kong i-share sa inyo, or i-share ko muna pala kung sino si Mami. Kasi di ba siya naman yung nagsimula, no? Konting sharing lang about sa kanya. Siya po isang online seller. Yung dati dito sa iFern, kilala siya sa dating online seller ng mga damit. No? Pero ang gusto ko talagang iparating na message sa inyo is laging sinasabi ni Sir Tom, may dalawa tayo, life is a matter of choice, and choice natin kung anong gusto natin ipamana. Diba? Choice natin lahat kung anong gusto natin ipamana, and dalawa lang naman yun, diba? It's either kayamanan o kahirapan. Diba? And since buhay niyo yan, diba? Buhay niyo yan, kayo bahala, mag-decide, choice niyo yan, pili kayo kung anong gusto niyo ipamana. Diba? Kung anong gusto niyo ipamana sa mga anak nyo, sa family nyo. Diba? Choice nyo yan kung kahirapan kung ang pipiliin nyo is kahirapan, hindi mag-enjoy kayo sa utang nyo. Diba? Mag-enjoy kayo na ipamana yung utang nyo, diba? Yung buhay nyo tapos na, pero yung utang nyo, tuloy-tuloy pa rin, buhay na buhay pa rin. Diba? Yung utang nyo, yung tipong ang sinisingil is yung pamilya nyo na wala namang kinalamang sa utang nyo. Diba? Or, pwede nyo nga, kung gusto nyo ipamana is kayamanan, andito na po sa harap ninyo. Diba? Igagrab nyo na lang, literal, na mag-yes na lang po kayo, no? Mag-yes na lang po kayo sa taong nag-imbita po sa inyo. Na po? Kaya, ngayon pa lang, pasalamatan nyo na po yung taong nag-imbita sa inyo. No? Dahil, pinapresentan niya kayo ng isang napakagandang opportunity po. No? Itong napakagandang opportunity is hindi lang buhay niyo yung mababago. Even yung susunod pang mga henerasyon, even yung mga anak niyo, mga anak na anak niyo pa. No po? Dahil again, itong business na po na, itong opportunity na to na nasa harap ninyo ngayon is isang negosyo na niya ipapamana po talaga. No? Kaya, thank you very much po, Sir Tom. No? Yan, thank you po. Palapakan natin si Chano. By the way, Chano, ano yung nag-graduate mo? Wala po. Ano lang po? Junior high school. Junior high school. Junior high school. So this year, anong year ka? Anong year ka this year? Ano? Grade 12 po. Grade 12. Tapos anong ginawa mo? Nag-aaral ka ba ngayon? What did you do to your grade 12? Are you continuing to study? Ano? What's happening? Ano po? Wala na. Ang nag-stop na po ako. Nag-drop na po ako sa grade 12. Okay, nalungkot sila oh. Kasi pangarap nila sa mga anak nila makagraduate ng high school. Tapos para makahanap ng magandang trabaho, no? Oo, whether test the graduate or college graduate, di ba? Sino yung mga college graduate dito? Rami yung college graduate. Kumita po kayo 18 million?
Kahit 1 million, wala, di ba? So, bakit ka tumigil sa pag-aaral? Kasi maraming na-disappoint dito nung nalaman nilang nag-drop out ka. Bakit ka tumigil? Ayun, nag-stop po ako dahil may isang nakwento si Sir Tom, nag-usap po kami. Ang sabi niya sa akin, tiyano may kakilala ka bang cum laude, summa cum laude, or kung ano mang may tinapos na mataas na grades or with honors, with high honors, ganun, na kumikita ng 1 million. Diba? Eh, wala naman. Diba? Wala. So, dun pa lang, may nag-hit na sa akin. Tapos, nag-enroll po kasi ako ng grade 12. Nag-enroll ako. Siguro mapumasok ako mga 1-2 months. Ganun. Hanggang sa nung pumapasok ako, na-share din po ni Sir Tom, no, sa mga CZLs natin na makinig ka sa, kung pipili ka ng papakinggan mo, is yung talagang successful, yung bilyonaryo. Diba? Yung bilyonaryo na, yung apply mong milyonaryo na, yung apply mong may resulta. Diba? Na-realize ko na nakikinig din, syempre, mapasok ako, nakikinig ako sa teacher ko. At the end of the day, no offense po, no? Pero at the end of the day, nakikinig ako sa empleyado. Diba? Kaya nag-stop din po ako, and hindi naman ako nag-stop dahil I'm earning 1 million per month, dahil sa pinamana. No? Nag-stop ako kasi sobrang gandang opportunity talaga ni Ivern. No, talagang, kasi kaya naman po tayo, ayun nga, sinabi ni Sir Tom, makapagtapos para makahanap ng magandang trabaho, eh, hindi naman 100% sure na maging successful ka pag nakatapos ka, pag may magandang trabaho ka, di ba? Talaga, kumbaga, ang nakita ko is, pag nakatapos ka, open ka lang sa mas maraming opportunities. Di ba? Eh ito, talagang si Ivern, sinusubo na sa atin yung opportunity, no? Sinusubo na sa atin yung magandang opportunity na literal ang hinihintay na lang po is ikaw. 'Di ba? Literal ang hinihintay na lang is tayo na gagawin na lang natin yung opportunity na 'to. 'Di ba? Kaya nga ang syempre ang first step is mag-yes. 'Di ba? Ang first step is mag-yes. Yun po, no. And tuad lang din po, no. Kaya din ako nag-stop na din, no po. At talagang sobrang ganda po nung culture dito kay Ivern, no. Talagang magtutulungan talaga. Literal na yung battle cry natin na totoong sama-sama po talaga tayong yayaman dito kay Ivern. Thank you po, sir. Palakpakan natin si Chano. Mas mayaman sa inyong lahat. Thank you. Thank you, Chano. Thank you. Oo, sige. Earning from 7 accounts. 1,002. 2008, 24,000, 32,000, and 59,000. Total, 125,000. Yung tax, yung minimum wage nyo, 12,580 yung tax. Net amount, 111,828. Rebecca Balde Aguirre. Nandito siya? Nasaan? Nasaan? Ayaw yatang bumangon. Nasaan? Ayun, sa dulo. Picture tayo. Liga, lipat ka dito. Upline mo to, si Winnie. Okay, so Rebecca, when did you join Ivern? Thank you, Sir Tom. Magandang gabi sa inyong lahat. I joined Ivern in March 19, 2022 lang. This year. The reason why I napa-join ako ng Ivern because sa dinaramdam kong manhid. At yun lang, namamanhid ang dalawang paa ko pag nakahiga ako. So, siyempre, actually, Sir Tom, I'm a doctor. So, being a doctor, iniisip ko, baka mayroong nagko-compress doon sa spinal column ko. So, sabi ko, baka may mga bukol doon. Until noong March, na-trial run yung CT scan doon sa hospital namin. So, sabi ko sa doctor, sa radiologist, Doc, ipa-CT scan mo ako. Because gusto ko malaman anong meron, anong cause ng manhid.
So yun nga, at least I'm just happy na wala naman bukol. Yun nga lang, nag-i-start na yung osteoporosis. So yun pala yung cause ng manhid. Ngayon, just in time na na-invite ako dun sa Zoom. Siyempre walang Zoom lang na RBA from the downline ni Apwini sa Jeddah. Yung downline ni Apwini na nasa Jeddah is the sister sa fraternity sa Apo, yung MDRR namin na si Jomer. So sabi niya, join ka doc ng RBA mamayang 8 o'clock. So okay. So I joined. Siyempre, pag may osteoporosis ka, you need calcium. You need calcium. Takot akong uminom ng calcium kasi sabi, dinikdik from the dinikdik na shells. Siyempre, that is prone to renal stones. So, when listening to the RBA every night, yun nga na pa, itong gusto ko. Because Milka is a pure cow's milk and one capsule is equivalent to 2.5 glasses of milk. So, actually, marami ng networking na nag-invite sa akin. Nakakawalang gana talaga. But in iFern, 3 araw lang napapa-decide ako. I want to be a member of the iFern because of calcium. So, syempre, the product is, yun nga, yun yung kailangan ko talaga. And the price is so affordable. 8,500 member ka na. You can have calcium. No. So, listening, every night, I'm listening to the RBA, Zoom, via Zoom. Sabi ko, listening to the compensation plan, Sir Tom, sabi ko, parang ang sarap nitong inegosyo. So, I'm a doctor. I have 3 kids. My husband is a policeman. I have 3 kids. No, I got married at 32. Nanganak ako ng first child ko at 32. Delivered by a cesarean section. 4 months pa lang yung anak ko, nabuntis ulit ako. So, nagba-birthday lang yung anak ko ng 1-year-old after 12 days, na CS ulit ako. So, kaya nga sabi ng mga, siyempre, I'm also a pediatrician. So, sabi nga nung doon sa hospital, tinapunan lang ako ng brief ng asawa ko, nabuntis ako. So, anyway, yun. So, anyway, I have a boy, so 2 girl, at saka yung pangatlo, lalaki. After 4 years. So, syempre, lalaki na yun, and 2 CS, so kailangan, I will deliver it by a cesarean section again. But, going back to the iFern, so yan nga, in 3 days, napamember ako. I only have 1 account. Because I just want to yung ano lang, product lang. But then every night, listening to the compensation plan, nag-add ako ng premium. And another premium. So I have 7 accounts. Yes. So pinamember ko yung pinsan ko. My husband, yun nga, 7 accounts din yung husband ko. Yung eldest ko, 7 accounts din. Yung 3 anak ko, actually, 7 accounts. Pati yung 2 pamangkin ko, I also sponsored 7 accounts. Ngayon, actually, wala akong ano, I don't have, Sir Tom, wala akong ipon. Because I had been sending my pamangkin since school. I'm 56, pero wala akong ipon. We only have, siguro I'm just generous na pinapaaral ko talaga yung mga pamangkin ko. And I, siguro, nakailang, siguro mga 5 na silang tapos.
And I only got my car in 2020 dahil sa COVID. At siguro, sabi ko, it's time for me to give myself naman after, siyempre marami na akong pamangkin na napatapos. So, ngayon, I joined iFern, the business of iFern, because siyempre ang dalawa kong anak, actually, my eldest is a medtech, planning to study medicine also. The second is presently an intern in medtech also. So dalawa na sila, Sir Tom, baka magme-medicine. Tapos yung lalaki ko, grade 12, so sabay-sabay na silang mag-college. So I'm a government physician. Sabi ko, kulang kung magme-medicine o magka-college yung tatlong anak ko ng sabay. So sabi ko, this is the answer. And soon, I'm already 56. And pag mag-aral yung tatlong anak ko, 4 years, pag makatapos sila, 60 years old na rin ako. Wala pa rin ipon. So actually, Sir Tom, I'm encouraging my townmates. Siyempre, negative talaga yung networking doon kasi marami na nabibiktima ng mga scam. But I really want to change the image of networking in our place. So, Antique. Actually, I'm from Kulasi, Antique, Panay Island. The other night, noong 15, dinala ko yung mga kasama kong chief of hospitals doon sa bahay ni Upline Ken. And pasitim naman kasi yung yes. So, yun nga, I'm encouraging. Basta alam na ni Apwini yun. So, kasi positive kasi ako. Positive yung tingin ko doon. So, yun na. Sir Tom, thank you very much. Hello. And nice meeting you. Thank you. Diba, kala natin simpleng ano lang, doktor pala. Diba? By the way, I'm a doctor. Yeah. Doc, meron akong advice sa inyo. Ha? So, naka-EB Live naman, pwede nyo ipalabas sa anak nyo, no? Sa mga kamag-anak nyo. So, yung limang na pag-graduate mo, no? I don't know kung maganda ba yung trabaho nila, maganda ba yung kinikita nila, or graduate lang, walang trabaho, no? We don't have enough time to interview on that. But definitely, maraming katulad mo na maraming pinaaral, tapos din naman lahat ng nakapagtapos, may magandang trabaho, or may magandang kinabukasan, yung iba graduate lang, nabuntis nung kapitbahay, nabuntis nung boyfriend, di ba? Tapos wala na. Di na naman ginamit yung pinag-aralan, di ba? Ilang taon yung sinayang mong puhunan, yung pala, magiging nanay lang. No? I'm not downgrading yung pagiging nanay. Sinasabi ko lang, di sana hindi na siya nag-aral na 4 na taon, nagdiretso na lang siya magbuntis. Di ba? Nakatipid pa. Yes, member sila, but being a member and becoming an active member is two different things. No, marami nag-member pero after 5 years hindi pa rin ginagalaw, 'di ba? Tita, ikaw lang naman may gusto niyan, hindi naman namin interesado 'yan. May mga ganon. Ang gusto kong ibigay na advice sa iyo is para sa anak nyo. Kasi ikaw na nagsabi, doktor ka, late ka nag-asawa, nabuntis kayo, no, ngayon 56 na kayo, tama? 56 na kayo yung anak nyo, yung isa magdo-doktor, yung isa nag-aaral pa, yung isa mag-high school graduate pa lang. Instead of focusing on becoming the next doctor. Kasi nag-doctor kayo eh. Sabi mo nga 56 ka na wala kang ipon. Samantalang yung upline ninyo, welder. 30 lang si Ken Kere. Diba? Hindi malayo sa edad ng anak nyo. 30 lang yung upline niyan, dating welder na high school graduate. No? First semester of college lang, nag-drop out. Bago nag-join sa iFern, welder po, Capitol Commons siyang nag-welding nung bubong doon. 500 pesos a day. Ngayon, nakatira sa Valle Verde Subdivision, yung bahay na sinabi niyang pinuntahan nila. Pag pumunta po kayo doon, tatlo po yung kotse na nakaparking. Yung pinakauna, yung Mercedes-Benz na 3 milyon. Yung sumunod, Mini Cooper, bumubukas ang bubong, 3 milyon. Yung pangatlo, Porsche Cayenne, 8.6 million. Okay? Yung kotse actually 7.6 million. Yung apat na gulong at magwheels, 1 million. Yung pinapangarap niyong Bios, Honda City, gulong lang nung Porsche Cayenne ng dating welder.
At marami pong downline na doktor si Ken Kere. No? The point I'm trying to make, you need to open this opportunity also sa anak ninyo kasi alam ko na kung ano yung future nung doktor sa Pilipinas. Maraming ang doktor umalis ng Pilipinas para mag-nurse sa ibang bansa. Okay? Right now sa Cebu, meron tayong 200 na doktor. Okay? Si Dr. Cherry Boranday, she's on top of the 200 doctors. Mercedes-Benz, yung una nilang kotse sa iFern. After 1 year, Mini Cooper. So she's the first iFern Mini Lady sa Cebu and Visayas. Tapos si Doc Jasmine, no, first iFern Mini Lady in Mindanao, downline din niya. Yung mga doktor, ito yung realization sa lahat ng mga doktor na nakausap ko sa Cebu. Sabi niya, ang tagal na namin doktor. Yes, marami kaming natulungan na tao. Nakatulong kami sa kamag-anak. Marami kaming nabuhay na tao. Pero hindi secure yung future namin. Kasi ang profesyon na doktor, hindi napapamana. Unless meron kayong hospital, pwede mo ipamana yung anak sa anak nyo, yung hospital nyo. Tama? Kasi even you have a doctor's clinic, di ba? Pagka nag-retire ka na, hindi nag-doktor anak mo, hindi mo mapapasa yung profesyon mo. Tama? Pwede mo ipasa yung clinic, iparenta niya sa iba. Pero kung wala kang clinic, wala kang papamana. Di ba? So you need to open your mind, your own mind. Kasi doktor ka, antas na pinag-aralan mo, pero so far, yan yung narating mo. Nakatulong ka sa pamangkin mo, wala kang ipon. If something happened to you overnight, maghihirap yung tatlong anak mo. Tama? So ngayon, you need to open this opportunity, hindi lang sa, pati asawa mo, police. Everyday lumalabas siya, peligro buhay niya. Tama? Yung dalawa mong anak, na isang intern, medtech, okay, patapusin natin para may certificate. Ito, graduate na. Open mo yung negosyo sa kanya. Kasi kung ang goal niya sa pagiging doktor, kumita ng malaki, skip na natin yung pagiging doktor, diretso na tayo sa kumita ng malaki. Tama? Kasi yung ka-level ng anak mo na grade 12, si Chano, 18 million last year, this year 15 million. Tama? Kahit na minana yung account na yon, yung nanay niya online seller, 3 taon, ikaw doktor, 56 years old. Tama? 3 taon lang si Pinky, may napamana siyang magandang negosyo sa anak niya. Ikaw, if something happened to you, heaven forbid, God forbid, wala ka pang mapapamana. Tama? Yung sabi nga ni Chano, baka utang yung mapapamana mo sa kanila. Pero open mo yung mind ng anak mo, baka pwede siyang sumali dito. Baka pwede natin gawing in 1 year, millionaire yung anak nyo. Tama? Kasi, again, I will tell, paulit-ulit. Kanina, may kausap akong konsehal sa taas. Yun din yung pinag-usapan namin. Lahat ng eskwelahan sa Pilipinas ang layunin gumawa ng empleyado. Okay? That's the goal of every college and university in the Philippines, gumawa ng empleyado. At karamihan ng college at university, pag-aari ng bilyonaryo. Kayo ang nagbabayad ng tuition para pag-graduate nila, magtatrabaho yung mga anak nyo dun sa kumpanya ng pag-aari ng eskwelahan kung saan nyo sila pinag-aral. Ginigisa kayo sa sarili nyo mantika. Tama? Okay, so that's my advice. You know, let your children watch it. No? I-research nyo pa yung iFern business. Huwag nyo isipin na, ay anak ko, kasi marami po kaming doktor na yung mga anak pinag-aaralan ng doktor. Ito rin yung sinasabi ko. Kung yung doktor nga ngayon, after doktor ng 10 years, 20 years, ngayon nag-iFern, ba't pa natin ipapasok sa pagiging doktor yung mga anak natin na magsasayang ng 10 years, tapos marirealize, mas yayaman pala sa iFern? E di, tanggalin na natin itong 10 taon. Tanggalin na natin yung 4 na taon na wini-worry mo ngayon yung tuition nila eh. 300,000 per semester. Tama? 300,000 per semester times 2, 600,000 times 2, 1.2 million. Paano po? Tapos, ano yung ending? Ikaw na nagsabi, government doctor ka. You spend, no? 300,000 per semester times 2, 600,000, 4 na taon, 2.4 million para sa 100,000 emat na sahod. So you're gonna invest 10 years of your life to earn 100,000 emat? Di ba? So parang pagkocomputin mo yung puhunan, pati yung kikitain, lugi po kayo. Mas malaking tuition na lumabas kaysa dun sa sahod na kikitain. Ang angat mo lang, doktor. May titulo ka lang na doktor, same may titulo na attorney. Ako, nagsesweldo sa mga doktor. Ako, nagsesweldo sa mga attorney. Tama? Diba? Yung anak ko, magdo-doktor din sana, graduate psychology, Ateneo, cum laude.
nung unang year niya, medicine. Second year, nag-shift. Sabi ko, ba't ka nag-shift? Sabi niya, Dad, I wanted to become a doctor because I wanted to help people. But then I realized, I will just be like you, Dad. I will just hire doctors to help people for me. Ba't daw siya magsasayang ng oras sa pagiging doktor kung ang layunin niya makatulong, edi magsweldo na lang siya ng doktor para makatulong. Tama? Kung ang goal kasi kumita, di ba, magdoktor ka kasi ang doktor mas mataas ang sahod sa nurse. Kung yun ang goal, kumita, eh ba't di na lang diretso dun sa kitaan? Tama? Tapos ang kwento pa niya, alam nyo ba, ang nanay kong doktor ang nag-introduce nung iPern sa amin. Di ba? Magdo-doktor sana ako, pero mas malaki yung pera sa iPern. Kaya hindi ko na tinuloy ang pagdo-doktor. Yung 300,000 na ipang tuition, pinang family package na lang namin. Okay? Thank you, Doc. Congratulations. Okay, so patapos na. No, I don't want to talk too long anymore. Ito na lang. Pakita natin yung ano, best Christmas slide. Okay, yung lahat po ng gusto ng magandang Christmas, tayo po. Okay? Yung gusto lang na magandang Christmas, pag alam ng Bokya Christmas, upo na lang kayo dyan. Ha? Pag nag-give up na kayo. Tapos, 17 ngayon, di ba? 17, no? So, 13 days na lang. 13 days in November. Sa December 24. Thirty-seven days before Christmas. Alam nyo bakit Xmas? Ha? Alam nyo ba't Xmas? Kasi X palaging Christmas nyo. Ha. Si Madam palaging sasabi, ayaw kong ginagamit yung Xmas, gusto niya Christmas. Bakit? Kasi every year maganda Christmas namin. Kayo tuloy nyo lang Xmas kasi every year X yung Christmas nyo. Ha? Tuloy nyo lang Xmas. So 37 days before Christmas. Pag magtatrabaho po tayo every day. No? 37 days. Ang produkto ni iFern na pinakamabenta. Magkano yung Fern D? 680 ba? 690? 680. No? Fern D 60s. Yan. SRP. Ang DP, magkano? 430. Ang tubo, 250, ha? Profit. Every day, magbenta lang tayo ng dalawang bote. May 500, minimum wage. 500 times 37 days. Magkano yan? 18,500. Dito, lagay natin dito. Makakatulong po sa Christmas, yung 18,500. Pag everyday magbebenta po tayo, everyday magtatrabaho tayo, meron tayong 18,500 para maganda yung Christmas. Gusto niyo yung best Christmas ever, di ba? Okay, may next ba to? Okay, you want the best Christmas ever, so we have devised Kakmo for you. Ang ibig sabihin ng Kakmo, kumusta ang Christmas mo? Is designed for you to remember all the time. Kasi every day na hindi ka gumalaw, kumusta ang Christmas mo? Nagsayang ka na naman ng isang araw, bukas 36 days na lang, kumusta ang Christmas mo? Member ka na, trabahuin mo na. Hindi ka ma-member, yung pera na hawak mo yun, ipa-member mo. Kasi pag binenta mo yung laman ng 9-5, balik naman yung pera mo. Pero meron kang negosyong pwede gawin para magkaroon ka ng magandang Christmas kumpara sa last 5 years, last 10 years na bokya, na X, X-mas ka. Hindi X-mas, X-mas. Okay? So, simple lang. Dalawang produkto pa lang pinag-uusapan. Eh, ba't ka titigil sa dalawa kung kaya mong benta ng 10? Tama? Nasa sa inyo yan. Meron kayong kakilala ng sisipilyo, di ba? May kakilala kayong naliligo. May kakilala kayong nagkakape. May kakilala kayong gustong gumanda. Tama, may kakilala kayong ayaw mamatay. Lahat yan, bentahan natin at mas malaki pa dyan sa 18,500. Yung budget ninyo for Christmas na magtira tayo ng konti para maganda rin yung New Year.
Kasi every year, pinaghahandaan niya yung New Year's Resolution. May kausap ako kanina. Sabi niya, ahya, kuya, in Chinese. Talagang isumpisahan ko na yung iPhone sa January. Ano ginagawa mo ngayon? Sabi niya, wala na. Pabanjing-banjing na lang. Ba't di mo pa-umpisahan ngayon? Sabi niya, kasi New Year daw. Sabi ko, kaya every year, bulok yung New Year ninyo. Kasi every year, pagpasok ng bagong taon, wala kayong pera. Tama? Pero January 1, nahihiya kayo mangutang, kaya January 2, kayo mangungutang. January 1, gawa kayo ng New Year's Resolution. No? Gusto mong yumaman, magsisipag ka na, o todo mo na, ganyan. Pero every year, wala kang pera, January 2, mangungutang ka. Kaya every year, wala na. Malas na yung buong taon mo. Every year, numpisan mo na mali. So ngayon, kailangan, meron kang maitabing pera para pagpasok ng New Year, may laman yung pera mo, tunay na pera, na kinita mo, hindi yung, oh, yung 100, oh, sige, bulsa mo, oh, New Year. Ikaw naman. Di ba? Tangina, 10 kayong 100 pesos, pinangganon-ganon nyo. Wala. Joke lang yun. Joke nyo sarili nyo. Di ba? You want to have a great Christmas, walang kwenta yung New Year's Resolution. Umpisahan nyo ng tama yung New Year, yun yung kailangan. Okay? So, ba't ko kinikwento to? Kasi too late na payamanin kayo kung ngayon pa lang kayo mag-uumpisa. Too late na payamanin kayo kung ngayon pa lang kayo sasali. Pero next year, ha? January 28. January 28. Meron tayong big event, no, to kick off the year. January 28 next year. Pag-usapan natin kung paano namin kayo payayamanin. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Okay? So, next year, let's talk about pagyaman. Ngayon, Christmas lang. Kasi pag napatunayan ko sa inyo na kaya ko pagandahin yung Christmas nyo, siguro mas maniniwala na kayong kaya ko kayong payamanin. Pero, no, walang kwenta kahit na, tangina, bless this, you know, stupid people. You know, make them work hard. Kahit na anong blessing gawin ko sa inyo, wala. Kailangan nyo magtrabaho. Disiplina ninyo yun. Nasa sa inyo yan. Kaya sisihin nyo yung sarili nyo kung wala kayong ginawa. Okay? So, every time I talk, no, we end. Taas po, kaliwar ka ng kamay. Kamao po, hindi pray over to. Kamao. Kamao, yan, nakasara na kamao. So, pag sinabi ko, anong kumpanya mo, ang sagot, iFern. Sample. Anong kumpanya mo? Yon, tatlong beses yan. Yung pang-apat, para lang dun sa miyembro na nagtatrabaho, no? Yung mga kumikita na. Meron akong tanong, every year meron kaming battle cry at every year nagkakatotoo siya. Si Chano nagsabi, totoo talaga yung battle cry. Sasabihin ko sa 2022 ang sagot nyo, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Sample, sa 2022, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Yan. Pero 2023 na yan, lalo na kung hindi ka pa member or ngayon ka palang gagalaw, eto yung pangatlo yung para sa inyo. Para sa best Christmas ever. Taas ulit, ang sagot, kakmo. Sampal, para sa best Christmas ever? Kakmo. Ayun, okay. O connect na natin. Sana matalino tong audience, matandaan pa nila. Anong kumpanya mo? I ano? I can hear you. Sa 2022? Para sa best Christmas ever! Kakmo! Thank you.